Sa bangketa, nag-aabang ang mga bantay ng pasyente sa ospital ng Muntinlupa. Puno pa rin kasi ang ospital. Si Aling Linda pabalik-balik sa paggamutan dahil sa kanyang ina. Ang hirap pong ma-hospital ngayon dahil po, lalo na po yung sa pasyente na hindi mo po makikita. Kung wala po kayong cellphone, hindi wala kayong komunikasyon, hindi mo alam kung naaasikaso o hindi yung pasyente mo. Sa Philippine General Hospital naman, hindi muna tatanggap ng mga pasyente ang kanilang emergency room. Sagad na kasi ang occupancy rate na itinakda ng ospital. Sa ngayon, umakyat pa sa 325 ang mga naka-admit sa COVID ward na karamihan ay severe cases at nangangailangan ng intensive care, high-flow oxygen at ventilators. The advisory is more for patients who are not that severely or critically ill na minsan po ay mag-walk in dun sa PGH at kasi po talagang ang gusto sana namin ay i-coordinate nila yung pag-transfer, lalo na po kung galing sa ibang hospital. Doon po kami nadadali talaga. Ang dami pong walk-ins ng iba po doon ay hindi naman talaga sana pumunta na sa emergency room. At doon po nahati pa po tuloy yung aming resources. Sa Maynila naman, bahagyang buwaba ang occupancy sa mga paggamutan sa lungsod. Ayon kay Manila Health Officer Dr. Arnold Pangan, sa 491 na kama sa mga district hospital sa lungsod, 314 dito o 64% ang okupado. Mas mababa ito kung ikukumpara noong isang linggo kung saan 345 na kama ang okupado o 70% ng COVID beds. Ang Manila COVID-19 Field Hospital, 312 sa 344 na COVID beds ang okupado o 91%. Ayon kay Dr. Pangan, 70 hanggat 75% sa mga pasyente na naa-admit ay hindi bakunado. Samantala, ayon kay Treatment Czar at DOH Undersecretary Leopoldo Vega, bagamat tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa maraming lugar sa bansa, bumababa naman ang severe at critical cases. Aminado si Yusek Vega na tumaas ang COVID cases sa Region 2, 3, 4A, NCR, 7 at 10, habang tumaas sa 72% hanggang 73% ang COVID ICU utilization. Sinabi pa ni Vega na 72% na ang paggamit ng mga ICU at nasa moderate risk ang kalagayan ng Metro Manila, pero hindi ganun kadami ang mga pasyente kung ikukumpara sa nakaraang wave noong Marso at Abril na napupuno ang ICU. Tumataas yung kaso, pero yung severe critical cases po nasa mga 1.86% compared ho sa mga 3-4% yung dating talagang dumaan na wave. Kaya medyo siguro pwede natin ma-speculate na baka nga talaga namang ito na yung dahilan dahil sa bakuna at saka sa talagang intensified preventive aspect. Kung titingnan aniya ang active at new cases, 98% ang mild, asymptomatic at moderate cases. Ibig sabihin, kaya pa o pwede pang dalhin ang mga pasyenteng ito sa mga isolation center. Nasa 92% na rin ang mga gumaling sa COVID-19. Jack Batallones, ABS-CBN News.